Hello guys, magandang araw sa inyo, no? So nandito naman ako sa Sea Oil Gasoline Station. Gumigit na to between dito sa kalye na to na papuntang Pagasa. Diyan kasi ako dumadaan pa uwi, papuntang Molina Dos. At doon naman sa may Danghari Road, yun yung nirurutan ko naman papuntang Vermosa. Kaya ako nandito ngayon. So possibly may kamitap ako. Mag-video taking sana kami sa Vermosa. Ngayon talaga dapat kami nakaschedule. May problema naman kasi no, pag-alis ko na, nagbabanta na kanina na umulan, pero hindi pa umulan na, nagbabanta pa lang, pero naging optimistic ako na sana talaga. Kahit man lang makarating ako doon. Na hindi umulan, kaso nga lang doon pa lang sa Molino de Aliti nag-start ng umulan at medyo lumakas na. Yun, hanggang ngayon, yun nga, hanggang dito, sumilong muna ako dahil sa ayoko muna isabak tong tactical ko dahil kababike cost ko pa lang to noong mga 2 days ago. 150 pesos kasi yung bayad ko sa bike ko. Sayang naman kung after 2 days madudumihan na naman, sayang naman yung binayad ko. Kaya hindi ko muna isasabak. Umaasa ko na sana uminto sana tong ulan na to at yun nga, nasira tuloy yung schedule ko. So sa ngayon, for this topic na lang for today, i-review na natin tong ginagamit ko na WTB Group E. Yan. Meron na ako review na to dati nung binike check ko to nung mga ilang buwan na, no. Ilalagay ko na lang sa screen yung bike check video na yon. Siguro nung ano pa yata yun, siguro mga July or August, kung di ako nagkakamali. Yung distance na na-cover dito dati nung ni-review ko to, nasa about 1,200 or 1,300 kilometers. Ngayon kasi nasa ano na, mahigit 2,000 km na ang kumbaga yung mileage nito, no, since na medyo may mga long rides na akong ginawa. Yung una dun sa Manolos, hindi naman long ride yon, parang semi long ride lang. Then nagpatanggas pira ko Balikan, lahat yung Balikan, ah, at saka yung pinakahuli nung December 20 sa Bacnota, La Union. So i-review na natin to kung ano yung naging performance nitong gulong na to at ano yung masasabi ko dito. Kaya mag-start na tayo. So ito na guys yung WTB Group E na Group Slick Tire. Pag sinabing Group Slick Tire, ito yung walang spikes pero may mga ganyan. Ito yung mga grooves na tinatawag yan, yung mga parang linya-linya dito. Ang purpose kasi nito, pagkaalam ko, para pag umuulan katulad nito, ang tube pagdadaan yung gulong dito sa mga medyo mabasang-basang lugar, dadaan dito yan sa mga grooves na yan at i-channel yan outward para mas maganda yung grip levels ng gulong kapag dumadaan sa mga basang lugar. Yan, yun ang pagkaalam ko dito sa function nitong mga groups na to, no? Then ito kasing WTB group ito, originally designed to para sa yung mga e-bikes na ginagamit sa urban areas. Yan, pero kung yun nga, nakita naman ninyo na pwedeng-pwede ito sa mga conventional na mga bisikleta na hindi pang electric. Yan. Kaya nakikita ninyo na compatible dito sa rim ko. Yan, sa rim dito sa pang 27.5. So ang size pala nito is 27.5 by 2.4. Hindi ito foldable, wire bid ito. Then since na pang ano to, pang urban or city riding ito, may makikita kayo na reflectorized sticker sa sidewall. Yan, para sa night riding kapag nailawan ng mga sasakyan, makikita ka agad yung gulong na to. Yan. So ito yung isa na to sa mga safety features. Then ano to, nagtitimbang ito ng 890 grams ang gulong. Yan, 890 grams. At nabili ko ito sa Cebu Kent Cycles sa Shopee. Nagahalaga ito ng 1,190 pesos isang piraso. Wala pa yung yung delivery fee. Ang problema kasi ngayon itong gulong na to, currently out of stock doon sa Cebu Kent Cycle. So hindi ko alam kung saan nabibili to. Pero sana kasi magkaroon ulit ng stock, dahil sa para sa akin kasi pang overall use, ito yung pinakamaganda na nagamit kong gulong in terms na pang overall na paggamit, no? Kasi sa paggamit ko ito ng over 2,000 kilometers, almost perfect na itong gulong na to, except lang dun sa isang factor. So mamaya discuss natin. Yan, so yun nga, wala, so far wala ngayon ako makita sa Cebu Kent Cycle sa yung online store sa Shopee. Sana magkaroon sila, no? Then ano pa yung mga hindi ko na mention. Ito kasi, di ba ito makapal to.
Yan, nakapalto. Pero dito kasi medyo malambot. Yan, medyo ano to eh, malambot to nung ano, pag dininiflate ko. Yan, isa na yan sa mga features itong gulong na to. So, next naman, yun nga, ito yung ano, i-discuss na natin yung proper review ko itong gulong na to after mahigit 2,000 kilometers ko na riding. So, pagdating kasi sa ano, sa overall riding, sa over 2,000 kilometers ko na paggamit dito sa gulong na to, never ako, hindi pa ako nagkakaroon ng tire puncture. Never pa ako naplatan ito sa gulong na to. Wala itong ano no, wala itong na-install na tire liner, hindi katulad dati doon sa Continental Speed King ko na mga ilang araw pa lang eh nagkaroon na ako ng tire puncture doon sa una-una doon sa MOA. Madali kasi magkaroon ng tire puncture yung Continental Speed King eh. Kaya kinailangan ko pang lagyan ng tire liner. At saka yung ano rin yung Maxxis Grinter at saka yung Maxxis Torch. Pati na rin yung Maxxis DTH. Pero ito kasi, yun nga, never pa akong nagkaroon ng tire puncture. Siguro kaya never pa ako nagkaroon ng tire puncture. Yung mga ano ha, yung mga, kahit yung mga staple wire, di pa ako napaplatan doon. Yung mga matatala sa bubog, hindi. Actually, sinasagasaan ko lang yung mga bubog eh, pag gamit ko ito. sa lahat ng mga gulong na ginamit ko, ito yung pinaka worry free. Wala akong lalahanin pag ito gamit ko eh. Kasi nga, siguro ganun, dahil sa, nakikita niyo yung ano, yung kapal ng gulong na to. Ito pa lang ano, portion na to. Yan makikita niyo, about ano to eh, siguro mga 2 mm stick to. Yan pa lang, hindi pa kasama yung mismong goma. Yan hindi pa kasama ano eh, hindi pa kasama yung ano eh, hindi pa kasama yung mismong goma eh. So kung ano ko itatay, ano kung iiwain natin yan, siguro mga ano to, yung buong kapal ng gulong nito. Malamang nasa 4 to 5 mm siguro yung kapal ng gulong nito. Kaya ano eh, kapag nagano, daily ride ako, kahit na sinasagasaan ko yung mga lubak-lubak at saka yung mga bubog-bubog, eh hindi ako nagkakaroon ng tire puncture eh. Hindi ka tulad sa yung mga magagana gulong tulad ng Continental Speed King at saka Maxxis. Yun yung ano, yun ang maganda dito sa gulong nito. Then next naman, yung tire wear. Since na mahigit 2,000 kilometers na to ang mileage nito. Eh kung titignan natin, unahin muna natin sa rear tire, no? Kasi sa rear tire kasi ang nauunang magkaroon ng tire wear na medyo mas matindi, no? Ayan, so kung nakita ninyo, ang nawala lang yung diamond thread pattern dito sa pinakataas na to. Pero kita mo pa rin na napakapakapal pa rin dito sa portion na to, yan, no? Kapal pa rin. Ilang nawala, medyo nawala lang yung ano, diamond thread pattern. Ayan. Yan. Kung ito pa lang yung tire wear, napakaliit, eh laro na dito sa harap. Sa harap, kung titignan natin, kita-kita pa rin natin yung diamond thread pattern. So, kahit siguro mga 10,000 kilometer o 15,000 kilometers, eh magagamit pa rin itong gulong, itong gulong na to, dahil sa sobrang kapal, sobrang tibay ng goma, no? Then, ano nga, since na sinasagasaan ko lang yung mga bubog, yan, ito lang yung nakikita kong sugat, no? Yung parang hiwa-hiwa, liliit lang, no? Maliliit lang. Yan. Ang ganda na itong gulong na to, eh. Then, ano pa yung ano ko, review ko dito. Ito pala yung tibay ng casing. Yung tibay ng casing. Kasi, ang recommended kasi nitong ano, maximum PSI or tire pressure nasa 40 PSI. Eh nung ginamit ko kasi ito ng 40 PSI, sobrang kunat ipadyak kaya tinesting ko kung pwede pa to sa mas mataas na tire pressure na lalagpas doon sa recommended. So sinubukan ko muna mag 50 PSI, then eventually ginawa ko 60 PSI. Mga isang buwan kong ginamit yung gulong na to na lagpas ng 20 PSI sa recommended. Pero nung ano, after nun, wala akong naging problema. Pero hindi ko i-recommend na gayahin yun, no? So, tinetesting ko lang kasi yung tibay ng gulong na to. Then, nung umuwi ako ng ano, ng Bacnotan La Union, kinargaan ko to ng ano, 53 PSI sa likod, sa harap. 53 PSI sa harap, then 55 PSI sa likod.
mga which na 13 to 15 PSI na mas mataas pa kaysa dun sa recommended, at wala naman akong naging problema. Hindi naman nagkaroon ng ano, yung mga wala naman damage, kahit na mas mataas pa ng 13 to 15 PSI kaysa dun sa maximum PSI na recommended. Yan. So ibig sabihin, pagdating sa yung mga tibay, wala akong masasabi tungkol sa gulong na to. 100% patibay na patibay. At saka nakita niyo naman yung dinaanan ko sa lubak-lubak doon sa kalumpit. Wala akong naging problema doon, saka doon sa baha, sa kapalit. And syempre yung mga dinadaan ko dito sa amin, na nirurutaan ko papunta tsaka pauwi sa amin, hindi naman lahat magaganda. Sayang nga, gusto ko sana ipakita sa inyo kasi lang umuulan. Kaya yun nga yung masasabi ko. Pagdating talaga dito sa durability, sa dependability, yan, magandang-maganda itong gulong na to. Yan. So, kung meron akong hindi ko nasabi, i-comment na lang ninyo, no? Then, sasabihin ko na lang sa inyo yung kaisa-isang drawback nitong sa gulong na to. Ang pinaka-drawback lang nito, mabigat ni Padjak. Sa experience ko, mabigat ni Padjak. Dahil kasi since na nagaling na ako sa Magana gulong, yung Continental Speaking, nung ginamit ko doon, nalibago ko. Ang bigat kasi Padjak, dahil kasi siguro sa tapal ng goma na to, na yun nga, ang positive side matibay na matibay, maasa mo talaga kahit sa anong sitwasyon, ang ano lang talaga, mabigat ipadyak. Pero kaya nga nung pagpunta ko ng Laon nung December 20, ito muna yung ginamit ko, itong tactical na to, dahil nga sa kailangan kong i-adapt yung katawan ko na masanay ako dito sa ganito klaseng gulong. Pero okay, so far naman na-adapt ko naman. Then ano pa ba? Yun lang naman yung naging drawback dito, mabigat lang talaga ipadyak. Mas mabigat pati ito ipadyak kaysa dun sa nagamit ko dating Gayax Tato na 29x2.3. Yung kasi yung gulong na yun nasa 1.150 kilograms. Mas magaan pa rin to yung pagtinimbang mo. Pero yung pagdating sa pagpadyak kasi, pag tinakbo mo na, mas mabilis pa yung Gayax kaysa dito. yun yung naging experience ko. Kaya itong gulong na to hindi ito ideal kapag yung gagamit ito ay sumasali sa criterium. Dahil kasi sa criterium, kailangan makapag-accelerate ka na mas mabilis para hindi ka kumalas sa grupo. Ito kasi mahirap to i-accelerate. Maganda lang ito kapag nasa momentum ka na. Kapag rektahan na. Yun yung na-experience ko dito Kaya wag kayong gagamit ng gulong na to kapag gano'n na, kumakarera na kayo at balak nyo mag-podium, no? Pero kung gusto nyo kumarera na gamit ito, na ang goal mo lang naman mag-ensayo, okay naman din. Pero ito talaga, the best talaga ito sa mga ipatibang kung tatagalin natin doon sa karera, no? Sa ibang bagay naman, magandang-magandang itong gulong na to. Ideal ito pang bike to work commute, pang long ride, tsaka pang ensayo. Yan yung maganda dito sa gulong na to. Yan, so yun yung yan yung full review ko dito sa WTB Group E na group stick tire after mga over 2,000 kilometers na paggamit, no? So kung meron kayong tanong regarding dito sa gulong na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. At parang tumigil na yung ulan at maghihintay pa ako para matuyo ng konti para makauwi naman ako, na hindi masyadong madumi yung bisikleta ko. Sayang naman kasi nga yung binayad ko sa pagbabike wash nito. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo, and ride safe po sa inyo.